Abo sa noon ng Katoliko ang tanda ng Ash Wednesday, ang pagsisimula ng Kwaresma, ang panahon ng pagsisi sa mga nagawang kasalanan. Pero sa pagpapahid ng abo kahapon sa San Roque Cathedral sa Caloocan at ilang eskwelahan sa lungsod, napaso ang noon ng marami sa mga napahiran. Isa sa kanila si Belen Espiritu. Binanlawan na namin. Ngayon, di nung pagbanlaw, ayaw matanggal ng tubig. Inanong ko ang panyo ko, ginanong ko, ayaw pa rin. Pag-uwi ko ng bahay, tsaka parang nakadikit, map day talaga. Ganito rin ang nangyari kina May Aldovino at Dave Pesilier. Right after napahiran kami ng abo, may naramdaman kaming init. So inisip namin na maybe it's time to confess. So, and then after an hour, may init pa rin kaming nararamdaman. Sumama yung pakiramdam ko. Nagsimba nga tayo dahil Ash Wednesday. Sana may action taking yung simbahan sa pangyayari na ito. Ang abo ng San Roque Cathedral ipinamahagi sa ilang eskwelahan. Sa La Consolacion College, Caloocan, napaso rin ang mga noon ng mahigit 300 estudyante at empleyado rito. Tulad ni Belen Espiritu, nag-iwan ito ng paso sa kanilang noo. Hanggang kaninang umaga, pinapahiran pa ng burn ointment ang noo ng mga estudyante. Wala pang paliwanag kung bakit nakapaso ang ginamit na abo. Mula sa mga sinunog na palaspas ang abong ginagamit sa Ash Wednesday. Ayon kay Father Jerome Cruz, sinunog sa tapat ng San Roque Cathedral ang mga palaspas Martes ng gabi. Tanging holy water lang daw ang dinagdag dito. Para makasiguro, pinalab test ang abo para malaman kung may iba pang kemikal na nahalo rito. Hindi naman sa yung just anybody. So actually, yung mga sacristan mayor namin, assistant sacristan mayor, and we know the people who were there. Plus, we have also our guards. Nagsorry si Father Jerome sa mga napaso at tiniyak na namimigay sila ng burn ointment sa mga naapektuhan. Kahit naman nasunog ang balat, hindi raw natitinag ang pananampalataya ni Aling Belen. Ganun pa rin, sisimba pa rin ako. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.